Pakinggan po natin ang mensahe ng ating punong lungsod ng Pasig. Mga kasama, palakpakan po natin Mayor Vico Soto. Magandang umaga po sa ating lahat. Merry Christmas po. Happy New Year, Vice Mayor Dodon. Ating mga konsehal, sa mga kawani natin mula sa social sector ng ating pamahalaang lungsod, sa pangunang ngayong umaga ng LYDO, Local Youth Development Office, pati ng ating SK Federation. Nais ko rin pong kunin ang pagkakataon na ito para formal na i-welcome. Pagamat hindi niya po first time na makasama natin sa ating flag raising, pangalawang beses niya na po mag-attend. Pero nung una, hindi ko pa siya na-welcome kasi hindi pa siya formally na tinanggap ng ating Sanggunian Panlungsod nung linggong yun. Ngayon po ay una-welcome natin formally ang ating bagong SK Federation President at ex-officio counselor na si Counselor Kale Costillas. Hala ko lang dun ka. Welcome! At maaga pa, ilang linggo pa lang siyang konsehal, pero nakikita na natin yung kalidad ng kanyang leadership sa SK Fed at pati ang kanyang kasipagan din bilang konsehal ng ating lungsod. Yun din po, when you welcome at kinocongratulate natin ang buong SK Federation. Nandito po yung mga opisyalis nila. Congratulations din sa inyo. Nakikita natin, itong yung susunod kong sasabihin, baka akala ng iba joke, lalo na sa mga hindi masyadong pamilyar sa SK Fed, sa buong Pilipinas. Pero ako, tuwan-tuwa po ako sa nangyari dun sa naging, mula sa campaign period nila, hanggang sa eleksyon, hanggang sa eleksyon ng SK Federation. Dahil, maayos yung nangyari sa atin dito sa lungsod ng Pasig. Kung napanood po nung iba sa inyo, nagdebate pa sila, nagkaroon tayo ng forum, na bawal kami pumasok. Pumasok lang kami ni Vice Dodo after. Hindi kami nakialam. Nagkaroon talaga dapat. At yan din, inihikayat natin yung mga kapitan natin. Makialam masyado sa SK. Pwedeng gabayan, pwedeng magbigay ng suggestion, pero hindi na dapat yung kagaya dati. Pati sa city level, hindi natin sinasabing hands off kasi tutulong tayo. Pero dun sa internal affairs nila, ang eleksyon ng SK Fed officials, hindi dapat kaya. May sinasabi kung baka kala ng iba joke, ako natutuwa po ako dahil ngayon po, wala ng unnecessary interference galing sa iba, wala na yung kidnapan, wala na yung bayaran sa ating SK Fed. Kaya congratulations sa inyo. Yung iba, baka yung sasabi nga, baka akala, joke yung sinasabi ko na sa ibang lugar, nagkakaroon ng kidnapan ng mga... Pero tanungin nyo yung mga counterparts nyo sa ibang SK Fed, sa ibang LGU. Kasi ako, ang dami kong nakakausap, kinakwento nila sa akin. Pag sinabi kong kidnapan, sabihin, nilalak sa isang lugar, dinadala out of town sa ayaw at sa gusto nila. Hindi maganda yung nangyayari kasi sila ang mga SK, sila ang future leaders natin Current leaders na, pero sila kinabukasan ng bayan natin. Hindi lang sa Pasig, kundi ng buong Pilipinas. Kung maaga pa lang, lalasunin na sila, tuturuan na sila ng hindi tama. Ano pang kinabukasan ng aasahan natin sa Pilipinas? Kaya hopefully, itong mga bago nating SK officials, lalo na sa federation natin ng SK, sana po ay makita natin na sila ang magiging modelo ng mga pinuno dito sa lungsod ng Pasig. Opo, nandito pa rin naman kami, pero sila ang titingnan natin. Sila ang titingnan natin bilang halimbawa na kung ano ba ang ibig sabihin ng mabuti o huwaran na pinuno. Hindi naman sa pinipressure ko po kayo, pero dapat ma-pressure kayo. Congratulations sa lahat ng nagawa na ninyo. Ang susunod na step naman natin ay ako, aminin ko, hindi ko rin naman talaga matutukan ng SK ng todo-todo sa dami ng ginagawa. Hindi ko rin talaga, nandyan naman yung LYDO natin, nandyan yung mga staff ninyo.
Pero aminin po, hindi ko naman kayo matututukan talaga. Pero kailangan ngayon pa lang, at may meeting naman tayo mamaya, no? Kailangan this early, pag-aralan natin, pag-usapan natin, ano ba yung pwede natin gawin para hindi maligaw ng landas yung mga iba nating kasama. Kasi ngayon pa lang, alam nyo naman, di ba, lumalapit na yung mga financer sa kanila, lumalapit na yung mga may mga hindi magagandang ideya sa kanila. Pero tingnan nyo na lang yung mga nangyari dun sa iba na nauna sa inyo, na hanggang sa personal nila, nabaon sa utang, di ba? Alam nyo yan. Kaya kailangan na lumayo na tayo sa ganung klaseng kalakaran. At malaki ang pag-asa na hindi lang personal, no? Pero ang buong Pasig tumitingin sa inyo. Kaya again, hindi ko kayo gustong, hindi ko kayo ibig i-pressure, pero talagang malaking burden din yan sa inyo bilang mga, bilang kayo ang kinabukasan. Kayo ang next generation of leaders sa ating lungsod. Kaya pag-usapan. Muli po, congratulations once again na lahat po sa inyo. Maraming salamat din po sa lahat ng opisina na hindi lang nakilaho, kundi nanguna at tumulong sa iba't ibang Christmas activities natin. Very successful ang mga activities natin mula sa Pasko Tita hanggang sa kung ilang concert bang naganap, hanggang sa kung may kita natin yung set design ng sinulat ni Councilor Volta na stage play, no, musical, napakaganda. Every night, ang daming tao dito. Hanggang sa iba't ibang mga activities po natin. Andiyan yung peace and order natin, yung Bantay Pasig, PSD, lalo na na gabi-gabi, hanggang hating gabi, hanggang madaling araw, ay konting OT lang, masaya na po sila. Maraming salamat. Wala akong narinig na reklamo. Major, andiyan ba si Colonel, no? maraming salamat po sa inyo. Siyempre sa mga kasama natin sa national government agencies, PFP, PNP, nakaalalay din po sa atin. Pero sa lahat, kilala nyo na po kung sino kayo, yung events unit natin sa Mayor's Office. Lahat po, maraming salamat. Sakto lang din kasi 450 years natin, ano, inugunita natin ang ating 450 years, year-long celebration hanggang sa Kapaskuhan, ano, hanggang yung December 8. Lahat po, naging very successful. Kaya maraming salamat po sa ating lahat. At sigurado po tayo kung naging maganda ang 2023, taon ng pagbawi o pagbangon mula sa talagang ilang taon ng hirap dahil sa COVID-19, nag-perform tayo na maganda sa COVID, kahit ni COVID-19, bagamat may mga naantala na proyekto. Pero 2022 hanggang 2023, medyo nakabawi tayo. Ngayon, masasabi natin, papasok ng 2024, na sa atin ang momentum. Kaya sigurado po, mas magiging maganda, maliwanag, at mas saagos pa ang pag-asa sa taong 2024, sa tulong po ninyong lahat. Maraming salamat. Congratulations sa ating lahat. Merry Christmas and a Happy New Year. Adjourn na po tayo.